paano mag-culture ng Magna Dapnea. Ang mga kailangan lang natin dito ay stock water at yeast. Kukunin natin ang yeast at kahalo lang natin sa tubig. Haluin na mabuti ang yeast hanggang sa malusaw na ito. Dito ko ilalagay ang mga Magna Dapnea kung saan sila magpaparami. Gamit ko dito ay stock water at dahil hindi pwede ang tap water, ground water o kahit anong tubig. Kailangan sa kanila ay stock water lang dapat. Sa paglalagay ng yeast, konti lang dapat. Pagkatapos ilagay ang yeast ay ilalagay natin ang ating mga starter. Hindi sapat na yeast lang ang pagpapakain natin sa ating mga Dapnea dahil ang source ng food nila ay green water. Sa pagkukulture naman ng green water ay kailangan lang din natin ng yeast at ng stock water. At haluin lang natin ito. Sa experience ko, mas mabilis maging green water ang mixture na ito. Ang mga Dapnea ay parthenogenic o asexual, na ibig sabihin ay nanganganak mag-isa. Bawat isang Dapnea ay may 10 anak at manganganak pagkalipas ng isang linggo. Para sa akin, unang-una sa listahan ng mga live foods ang BBS. Pangalawa ang Dapnea, pangatlong kitikiti, pang-apat ang Tubifex. Maganda ang BBS para sa mga fry at abag-groom ng ating isda. Ang mga Magna Dapnea naman ay malalaki. Ginagamit ito sa pag-groom din ng isda. Nag-culture ako ng Dapnea dahil namahalan ako sa pagbili ng mga BBS at dahil mas madali silang paramihin.